waves cut through me, hypnotized. Alam mo, maraming local government units who opted to go on their own. Sila ang magbili, may pera sila, at sila ang mamili ng kanilang vaccine or whatever. Basta gusto nila, sila. And they insist that they be given the freedom to choose because may pera sila. Alam mo, totoo lang, we are not forcing anybody to join the cause of the national government. Hindi namin pinipilit na sumali kayo sa ibibigay ng bakuna ng national government. Ito libre at pinaghandaan ang pera. Yung Secretary of Finance, yesterday we had a cabinet meeting, or the other day, sabi ni Sunny Dominguez, we have the money. We have the money and we have the right persons, especially si Secretary Galvez. Ako pinili ko siya to be the sole person who would be responsible from the acquisition, from the purchase, and up to the distribution. And I have called upon the police and the military to help. Kasi kung mga kababayan natin would opt to have the bakuna, magulo yan. It's either in health centers or a few police, few soldiers would just be there to supervise yung lilinya, first come, first serve, na walang gulo at hindi magwawala yung mga tao. Now, the bakuna that Secretary Galvez is buying is as good as any other bakuna na naimbento ng mga Amerikano o mga Europeans. Hindi nagkulang ang Chinese. Hindi sila nagkulang sa utak. Bright itong mga incheck. At they would not venture kung hindi sapat, it is not safe, sure, and secure. Yung tatlo, it must be safe, sigurado, sure, and secure. That is the guarantee. Ako, kung ano ang piliin ni Secretary Galvez, would bind me. Parang ako na rin ang bumili ng bakuna. So, hindi ako magbili ng bakuna na hindi tama. Itong Sinopharm pati Sinovac, nabakunahan na nila lahat halos ang kanilang, kaya normal na ang buhay nila ngayon. But they are afraid of the new strain. So, pag-usapan natin yan later on. So, yan ang ano. Kung ayaw ninyo, okay lang. Walang problema. Kung kayong walang pera at gusto ninyo ng bakuna na mas maganda, mas mabisa, wala. Tabla lahat yan. Pareho lang ang pinag-aralan nila. The same microbes ang pinag-aralan nila. So, kanya-kanya yan. It doesn't mean to say that the Americans or the Europeans, the EU, are better than the Chinese. Ako, kung ano ang piliin ni
Secretary Galvez. Kung ano yung responsibility niya, responsibility ko rin. Ultimately, actually, sa lahat na ito, kung may bulyaso, yung aming sa gobyernong pinili at ninenegotiate ngayon, kung may bulyaso, at the end of the day, akin talaga yung responsibilidad. I can only act through cabinet members kasi hindi ko mapaluap yung trabaho na yan sa karaming trabaho ko. So, binigay ko kay Galvez. Ang criteria is that honest, na hindi magloko. Hindi kagaya nitong na sa gobyerno karami nito. Sigurado yung kung ano ang sinabi ng mga dalawa dito, si Secretary Duque pati Secretary Galvez, parang is as good as my word to. Ako mismo, ako ang nag-garantiya sa inyo na mas mahusay itong pinili nila. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Ayaw ko na lang mag-discuss kung sino mabuti. Kaya kung hindi ko naman sabihin na pangit yung ito, mas mahusay, mas mabisa at makuha kaagad natin. Kayong ayaw, bahala kayo. For the statistics or the maybe the empirical data would bear us out na we have chosen at least one that is safe, sure, and secure kayo. Bahala yung, I'm now addressing to members of the mayors and governors. You can choose any vaccine you like to buy. Wala kaming pakialam kung ano ang pipiliin ninyo. That's one thing. Hindi kami makialam sa lahat ng bagay in the purchase. But maybe, I don't know. Alam mo kasi may batas tayo na lahat ng medisina, whatever nature and whatever BHB characteristics, magnaan talaga muna ng pagsilip sa gobyerno. Ang gobyerno kasi ang last. Ang gobyerno ang babagsak dito after sa bakuna ng iba, tapos may bumagsak ng 5,000 Pilipino. Ililibing ako niyan. Not because namili sila ng pangit, hindi naman talaga. It is government who will say, sige, ito ang pinili mo, brand A. Titignan ko ha, sandali. Pagkatapos, okay ito. Itong mga lahat na sinasabi nila mga kumpanya, mahuhusay ito. It's being applied now in Europe and America. Nag-roll out na sila dito. So, tayo, alam mo totoo ganito ha, makinig kayong mabuti. Bakit natagalan? Alam mo, ang medisina ngayon, pinaka-demand. So, there is always the economics, ang tawag, supply and demand. Tayo, kasi maghiram tayo ng pera, nag-negotiate pa tayo, hindi talaga tayo papansinin yan. Ang papansinin, yung may pera, highest bidder yan. Yung lahat ng na lumabas ngayon, puro sa Amerikano yan, puro sa Europeans, wala pa tayo. Pati ang Asia. They're waiting for their supply. Law of supply and demand.
in demand masyado, nag-agawan, highest bidder yan. So yung may pera, nauuna talaga mabigyan. Pera-pera lang itong buhay na ito eh. Baski na sabihin mo COVID. So yung walang pera, o sabihin mo kami may pera, naghiram kami sa bangko, approved na, ready na kami, may pera rin kami, sabihin man nila, oh, sige, pero papel muna yan. Dito muna tayo sa may pera. Lalo na doon ginawa, siyempre doon talaga sila susunod. Yan ang totoo dyan. Hindi sabihin, nagkulang, sabihin na, ano bang klase itong si Secretary Galvez? Bakit hindi na tayo mag-umpisa? Mga kababayan ko, wala pang ang supply natin, ginagawa pa. Yung tapos na, binili na yun ng mga bayan, countries na may pera. Pag ganun, in exchange, bibiliin ko yan, oh, itong pera ko. Tayo, alam nila na walang pera, nag-negotiate pa tayo. Ngayon, approved na. Sabi ni Dominguez, we have now the money. So, kunin lang nila dyan sa bangko yan. Or we will deliver the document to them representing the amount of the vaccines that we will buy. Wala akong, ang masasabi ko lang, sa totoo lang, tabla yan sila sa visa, pati yung safe, secure ba yan, I can say na kung ano ang bibili ni Secretary Galvez. Yan, it carries with it my approval. Sabi ko nga, in the end, ako ang mananagot nito. So, yan ang katotohanan dyan. Bakit wala pa hanggang ngayon? Magtanong nga, bakit nga? Why? Kasi yung pera. Ngayon may pera na tayo, sa bangko lang ha. Ang problema, yung supply, binili lahat ng mayayaman na bayan. Agawan ito ngayon. Kung sino yung makabigay ng pera, eh sabihin mo, magkano yan? 5,000 each. O sige, bilhin ko yan 6,000. Akin yung supply lahat. May pera sila. We cannot do that. Nasabihin ni Dominguez doon, magkano yan? Oh, ito 7,000 itong napili mo kasi mahal. Pero ito, hindi iyo kasi binili na ito. So, bibili ako. Babayad ako ng 8,000. You cannot do that. Hindi natin pera to, hindi pera niya. And it's not allowed to play, mag-barter ganyan sa mga ganung bagay. Yan ang problema sa ating gobyerno. Problema sa ating gobyerno na hindi talaga problema because that is the law. And we do not have the money. Now that we have the money, we have ordered. Pero at the tail end tayo. Buntot na tayo maghintay. Pero yung supplier ng vaccine o may-ari ng vaccine, if you may, nag-usap na sila ni Secretary Galvez. It's a Chinese and lahat, ako, lahat, doon tayo kukuha. Doon yung bakuna na kunin natin. Iyon ang wag ninyo masyadong ano, kasi kung hindi kasi, you know, yan, a community of people na kulang sa alam, ayan, madadala kayo dito sa mga investigasyon, mga ano. Wag ni, sabi ko sa inyo, wag ninyo pakialaman yan. Puro ano lang yan. Pagka may isyo, hulihin ka agad nila. Anong isyo ngayon? Anong may mali yan? Investigasyon ka agad. Every transaction, lahat,
pati yung sinasabi ng barko, itong butang yung aso sa Trillanes, nandiyan na yun, yung nakaparking na yun, sila yung nagbili. Tapos ito, nagyayaw-yaw sila, ako pati si Bong, putang yun. Loko-loko talaga yun, parang aso. Walang utak. So let us listen first to Secretary Duque. Sir, iuulat ko lang po yung nabanggit ko kanina about our discovery of the first University of the Philippines Philippine Genome Center reported today a sample that is positive for the UK variant. This is the B117 of COVID-19. This was discovered or detected in a 29-year-old male residing in Camuning, Quezon City, with his girlfriend and parents. They are real estate agents who have not reported physically at their office, and they go out only for essentials. They departed for Dubai on December 27 for business purpose and accompanied by his girlfriend. At sila po ay sinuri at lumabas ang resulta doon na negative upon arrival in Dubai. Doon po sila sa apartel sa Dubai, sila lang pong dalawa doon sa kanilang lugar sa apartel. Nagkaroon po sila ng isang business meeting while in Dubai with another individual on December 30. They were reported to have visited malls, groceries, and tourist sites. Dumating po sila, Ginoong Pangulo, sa Manila via Emirates EK-332 nito pong nakaraan January 7. Sinwab po sila, which is the SOP, in the NAIA Terminal 3 upon arrival and went to the chosen quarantine facility sa isa pong hotel. Ang test result was released January 8, yung kanila pong RT-PCR, at lumabas po na positive. At nirefer po sila kaagad sa isang Quezon City isolation facility na kung saan po in-X-ray, at ang findings ay meron pong pneumonia and currently under medication. Ginagamot po sa kasalukuyan. Yun naman pong kanyang girlfriend ay tested negative. Pero ganun din po, kinuwarantine na rin po yung kanyang girlfriend. Both allegedly had no travel outside of Quezon City noong December or no known exposure to a confirmed case or a setting with known cases. The only known contacts are the cases' parents who are currently asymptomatic and staying in their residence, but as of this afternoon, the epidemiology surveillance team of the DOH together with the regional epidemiology surveillance unit have already gone to Mayor Belmonte to discuss these findings. So ito lang po ang preliminary report. We will come up with a more complete report tonight, Mr. President, with your permission. And tomorrow we will have a press conference in the morning to answer questions with regard to this particular case.
Pasalamat tayo. Thank you for the active surveillance of people who are affected with COVID-19. Baka hindi masyado nakuha yung mga tao nakikinig sa atin. Sinauli ko na muna yung baka mahuli tayo ng pulis. Pero sa totoo niyan, para akong walang hangin pumapasok, puro labas lang. Yung may bagong ano, yung COVID na microbe, may sumakay ng iba. Parang kasama niya, or yung ibang microbes, apparently after the vaccination, nag-mutate. May bagong monster na naman. And I pray to God, really, na sana na hindi ito more dangerous, more toxic than the original COVID, yung ginagawa ng bakuna ngayon, bakuna laban dyan sa kay mga bago ito. Titignan ng mga experts, mga doctor, they will raise the alarm. Sabi nga ni doctor, ngayong gabi pupuntahan nila to make sure, para we can take steps to isolate, sequester, and maybe treat them na hindi na sana mapasa ng iba. So importante ito kung sino yung mga tao na kinausap nila pagdating nila. It's very important. Sino-sino yung mga tao. Kaya lalabas itong tracing, iti-trace, hanapin yung mga tao, tapos i-examine sila for their own good. Na sabihin, Adre, ka na nakausap mo yung ano, na babae na may bagong strain, pati yung lalaki, magpa-examine ka lang, baka nahawa ka. So yun ang gagawin nila ni Dr. Duque. Now dito tayo sa the star of the show. Mr. President, Senator Bongo, head of our Committee on Health and Demography, senior cabinet members, magandang gabi po sa inyo lahat. Sir, yung pagbili po natin ng vaccine ay yun po ay laging naka-anchored sa inyong guidance, na ang kukunin natin na vaccine ay safe, effective, at saka po tinatawag natin na durable, na makapagano po, na secured ang ano po natin. And then ano po natin, ang inyong guidance na dapat po magkaroon ng equitable access, lalo na ang mga mahirap. Yung mga vaccine po na yon ay para talaga sa ating mga kababayan na nangangailangan ng vaccine. Sinasabi nga po ni Secretary Dominguez na mayroon tayong pera. At isasabi ko po sa inyo, ito po yung pera na available para sa vaccine na procurement. Meron po tayong foreign multilateral and bilateral loans. Kasama po yung ilo-loan ng ADB at saka World Bank at saka other foreign multilateral bank arrangements na naghahalaga po ng more or less 1.5, 1.3 billion. Kasama po doon ang domestic loan na meron po tayo na 70 billion pesos. Para sa naman sa mga logistics and supplies, para sa mga syringes, cottons at saka po yung PPE, nahadyan po yung 2021 General Appropriation at saka po yung Bayanihan 2, yung continuing appropriations na humilang na 12.5 billion. Nag-usap po kami kahapon ni Secretary Wendell, sinasabi niya yung 12.5 billion at dagdagan pa ng 17 billion. Ibig sabihin, naging 17 billion na po yun, na pwede na po kaagad na magamit ng DOH sa pagbili ng mga ating pangangailangan na mga syringes at saka mga consumables. So total po lahat is 82.5 billion.
Ngayon po, nabuo na po namin ang portfolio po ng mga vaccines na ating gagawin. Yung ating ginagawang negotiations, lahat po ay nasa concluding stages na po at very successful po yung mga ano po natin. Unang-una po, sa Serum of India, Serum Institute of India, you know, Novavax, meron po tayong napirmahan na po na 30 million doses. So, secured na po yon. At pwede po po yung madagdagan po yon ng 10 million pa para sa mga LGU at saka private sector. So, nag-open po siya ng space na 10 million para po kung gusto ng mga LGU at saka ng mga business sector na bumili po ng Novavax, ay pwede pong bumili. Ito pong Novavax po, ito po ay sub-protein na gawa po ito sa US at ito po ay ma-manufacture po sa India. Nakausap ko po ang ano ang ating ambassador ng India at tutulungan po tayo na kung pwede mapaaga po yung delivery at kung mamarapatin po natin na magkaroon po tayo ng bilateral arrangement with President Modi. At yun po ang ano po natin na magkaroon po tayo ng arrangement na bilateral. Can I interrupt you, sir? Yes, sir. Sir, anong when do you think would be the earliest first tusok dito sa yung vaccine na binibili natin? Sir, yung ano po, nakausap namin kahapon ang COVAX facility. May possibility po na February po na magdala po ang COVAX dito, WHO at saka UNICEF, ng Pfizer. Yung po ang inano po nag-apply po tayo. And then ang Sinovac po ay darating din po ng February 20, 50,000 initially. And then dadagdagan po sila ng 950,000 sa susunod na buwan at 2 million sa susunod na mga buwan. Nagbigay na po ng commitment, napirmahan po na po yung term sheet at pinadala ko po na sa Hong Kong yung ang kopya ng aking term sheet na napirmahan for 25 million. Maganda po yun kasi po sinabi ko po kanina sa media na gano'n po nag-intercede po ang ating tinatawag nating mga diplomatic channels sa pumuno po ng ating si Yusek Borge. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na bilateral kasi yung guide us na maging bilateral para po talaga magkaroon ng mura ang ano po ang magiging ano po ng vaccine. Ibig sabihin po parang G2G, parang best price at saka at cost yung price po na bibigay po sa atin. At kami po ay natutuwa na talagang China ay binigyan po tayo ng tinatawag na magandang pagkakataon at sila lang po ang nagbigay sa atin ng mga talagang definitive dates ng delivery buwan-buwan. At yung Pfizer po, maganda rin po ang ating negotiation, binagdagan po pwede po madagdagan ang ating allocation at isa siya sa pinakamalaki na makukuha po natin. More or less 25 to 40 million. At natutuwa po kami dahil kasi hindi po tayo iniwan ng Pfizer. At may commitment po sila na baka magkaroon po pagka nagpirmahan po tayo. Baka hopefully kung meron silang excess from US at other countries, pwede pong ma-deliver po sa atin. Ang susunod naman po yung AstraZeneca. Bukas po magpipirmahan po kami ng private sector at saka LGU. More or less 17 million po ang nakuha po natin, na secured po natin. Ito po naman ay madi-deliver po ito ng mga second semester, most likely July, August, September po. Yung J&J, nasa final stages na rin po tayo at naghihintay na lang po tayo ng approval mga kontrata at ito po ay baka madagdagan po yung quota po natin. Maganda po itong J&J na sinabi po sa inyo na single job lang po ito at saka ito po ay talagang yung mga ginagawang vaccine po nito ay talagang noong dati sa mga Ebola at talagang tested na po ang J&J sa paggawa ng mga vaccine. Yung Moderna, nag-negotiate po kami kahapon ng umaga at positive din po. At nangako po si Sir Enrique Rason na siya na po ang kukuha sa Spain ng mga supplies pro bono. Kanyang mga barko at saka mga airplane ang kukuha noon para at least idalin po dito sa atin ang vaccine. At mayroon po tayo na naka-allocate na nag-explore po tayo na baka ang LGU rin po at saka po yung mga private sector ay pwedeng kumuha po ng Moderna through the tripartite agreement. At nangako rin po si Sir Enrique Rason na kakalapin niya po ang mga business sector para makakuha po na at least at the minimum
mga 3 to 5 million po na doses para sa ating mga workers at donation po sa government. Yung Gamaleya rin po, positive din po ang ating negotiations through the Russian Direct Investment Fund sa tulong din po ni Secretary Lopez at saka ni Yusek Borge na nagkaroon po tayo ng arrangement at nangako po sila na kung mapapalakas po natin yung uptake ng ating public, they even promised to deliver even 50 to 100 million doses. Yun po ang nanon po natin na maganda po ang negotiation natin, kaya po secured na natin ang 137 million po na doses para next year. Pwede pong umakyat dyan na 172. Hindi pa po kasama dyan ang 42 million doses para po sa COVAX, kasi bibigyan po tayo ng COVAX ng 20% country's population. Libre po yan, Mr. President. So yung sa COVAX po na yan, WHO at saka yung UNICEF and then Gavi, either ang bibigay po sa atin, Pfizer, AstraZeneca, Novavax, and J&J. So meron po tayong possible na mga different brand na pwede pong manon sa COVAX. So ito po 20%, 22 million po na Pilipino ang magiging beneficiary. Libre po yun po na galing po sa WHO COVAX Gavi. So baka po mapapaaga ng first quarter kasi nagne-negotiate po tayo sa kanila na dalhin po sa first quarter para meron po tayong pang rollout sa first quarter. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.